Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya talika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Thank you po. It's a pleasure to be here once again. So we read the paragraph 245 of AMORIS, LAETITIA. The Synod Fathers also pointed to the consequences of separation or divorce on children. In every case, the innocent victims of the situation. Apart from every other consideration, the good of children should be the primary concern, and not overshadowed by any ulterior interest or objective. I make this appeal to parents who are separated. Never ever take your child hostage. You separated for many problems and reasons. Life gave you this trial, but your children should not have to bear the burden of this separation or be used as hostages against the other spouse. They should grow up hearing their mother speak well of their father, even though they are not together, and their father speak well of their mother. It is irresponsible to disparage the other parent as a means of winning a child's affection, or out of revenge, or self-justification. Doing so will affect the child's interior tranquility and cause wounds hard to heal. Maybe just to give you a kind of a context, no? Kasi when we read a particular article or paragraph, dapat maintindihan natin yung konteksto kung saan siya nanggagaling. So the article is coming from chapter 6 actually of the document, no? It features strategies of pastoral care at which the gospel of the family can be instilled, and on how to reinforce the family. So it talks about in this chapter marriage preparation, accompaniment of the early years of marriage, and then even accompaniment after breakdown and divorce. Now, this 245 paragraph is a special article on how to take care of children during the line of fire. And it has the following highlights. Number one, it talks about the consequences of separation and divorce. And what is that consequence? The children are the victims of the situation. Number two, the good of the children should be the primary concern. And number three is the appeal of the Pope to the couples. Never, ever take your child hostage. No? And it is these three that I would like to discuss and maybe have a discussion, no? Para maintindihan natin yung core nung sinasabi ng 245. Itong number three yung pinakamabigat. This is a very special appeal na binibigay ng ating Santo Papa sa mga couples when they are already, take note, this 245, they are already speaking of kung nangyari itong breakdown sa marriage or itong divorce. No? So yun, ang appeal niya is never ever take your child hostage. It's a term that has been in circulation, lalong-lalo na sa mga court cases, yung child hostage. It has been being used already. Madami pong klaseng child hostage. We can take child hostage in the physical sense. Lalo na kasi, pag naghiwalay si husband and si wife, si lalaki at si babae, ang unang pinag-uusapan dyan is custody. Child hostage can also happen emotionally. Lalo na kapag yung parent, binibrainwash yung bata. Sinisiraan yung kabilang parent, like for example, si nanay, no, sisiraan niya yung tatay niya sa kanyang anak by saying all the negative things. Kaya ganito, kasi ang tatay mo, ganito, ganito, ganito. All negative things. So it's brainwashing.
So that is actually a way of doing child hostage. No, hostage mo siya para lang manipulate mo sa iyo siya mapunta. Out of anger, out of, I don't know, ano man ang motivation ni mother. So that's a child hostage. No? Another aspect ng child hostage can be psychological. Na dito, hindi naman yung parent na ang, ano, ang mag-hostage. But they are held hostage in the sense na yung bata ang mamimili. Tatanungin mo yung bata, sino pipiliin mo? Si mommy o si daddy? Okay? Minsan, nalilito pa yung bata kasi gusto niya kay mommy pero kay daddy, mas maganda ang buhay niya kasi may pera. So, yung bata is really torn. When in fact, hindi dapat pinamimili ang bata because a child both need their father and mother. Kaya nga kung pipili siya, ayaw niyang pumili kasi kahit kung pipiliin niya si daddy, gusto rin naman niya si mommy. And all this, it has a lot of psychological effects doon sa bata. And this is very sad because another long-term effect sa bata when this happens, no, on how he would look at marriage and family life. So if this is happening to his family, it somehow gives a kind of an impression of his own concept of what a family or married life is, no? So hindi natin alam ano yung possible na effect non psychologically doon sa bata, yung kanyang outlook on family as well. Sana hindi siya matulad sa parents, pero hindi tayo maso-surprise if yung bata growing up, he would have the same outlook of marriage and family life. Hindi po natin nilalahat, no? Pero syempre, minsan itatanong ninyo, bakit may mga tao na non-committal sa relationship? Parang okay, ang tagal-tagal nilang nasa relationship pero ayaw nilang magpakasal. Then you will get to learn, because na-traumatize siya doon sa experience niya sa family. I have known some cases like that. Of course, hindi natin pwedeng lahatin ito. May mga iba naman, they are able to survive. Yes. So, ganun din, may mga ibang bata rin naman na, lalo na, example, no, this is common sa States. I'm not so sure here in the Philippines. Kasi sa States, common phenomenon na ang divorce. And their classmates, they can relate. Mga classmates, oh, my parents are divorced. Parents are divorced. So parang, okay, I'm not alone. No, so the impact is not so much felt, no? Yeah. Unlike siguro dito. Although we have a lot of cases here, wala nang divorce dito, but there are a lot of separated parents. And I'm sure marami ring mga bata ang nakaka-experience niyan. At nakaka-relate sila, lalo na when they encounter friends, no? Having the same background. But still, the effect, the consequences are there. The children remain to be victims. Actually, ang isa ring magandang matutunan din sana ng mga parents, as much as possible, huwag ipakita yung away. Or kung nakita man nila, na-witness man nila, at least explain nila na okay, kasi normal naman na nag-aaway ang magulang. Pero explain nila, normal lang, meron kami disagreements, kasi that's also formative doon sa bata, yeah. No? Na hindi naman pwedeng lahat peaceful, no? Pero yun nga, in-explain, merong education na nangyayari. Kailangan communicate. Yun nga lang, mahirap kung 1-year-old yung bata, 2-years-old, hindi maintindihan yan eh, lalo pag wala pa sa age of reason. Kaya dapat hindi pinapakita sa bata na nag-aaway lang. Ano na yung nagsisigawan? That is really very traumatic. May mga special cases kasi na kapag in the family, extreme violence is already happening, ang primary concern talaga yung bata. If there is violence, and then you still keep them together at yung mga bata nandoon sila in the middle of the line of fire, I don't think that's a very healthy family. Yung ay kalawak ng sinasabi ni Pope, hindi naman sinasabi ni Pope dito na for the good of the children, magsama kayo, hindi. Yung for the good of the children, i-discern niya ng family. Ano ba ang primary concern natin yung children? So lahat ng decision natin, it's for the good of the children. I don't know kung ano ang i-decide nila. So, walang cutthroat na tamang decision. Ito pong mahirap sa morality natin eh, kasi tinitingnan din natin yung context at ang dami-daming mga taong involved. Ito po yun. Kaya mahirap. Ito pong 245, ang context niya is the marriage is already in breakdown. How do we resolve the crisis? Lalo na kung ang crisis ng children.
So, pwede naman mangyari, maghiwalay si nanay at saka si tatay, pero yung titignan pa rin nila yung support doon sa bata. Financial, emotional, psychological, no? Lahat ng support, moral support, nandoon pa rin. Kaya hindi dapat sinisiraan ni mami si daddy, si daddy si mami. Hindi pagkakaitan ni mami na wag bisitahin siya ni daddy. So, itong mga, ito yun eh. Lahat ito for the good of the ship. Hindi pwedeng hostage. Hindi pwedeng akin ka lang. We don't have to wait for the breakdown. The primary end ng marriage, na pag kinasal si husband and si wife, is for the good of the children. Kaya nga, ang Amoris Laetitia is opening our understanding, no? Opening our hearts, no? Para makita yung mercy. Once na naging family na, no? Nagkaroon na ng children, ang primary end ng marriage is for the rearing of the children, for the good of the children, for the education of the children. Sana yun ang itatak sa utak ng lahat ng married couples, no? Secondary lang yung love and support. Kasi kung tutuusin, baka nga yung rearing ng children would even enrich, makakatulong pa nga doon sa love and mutual support ng couples. That's the primary end. Thank you po, thank you. It's a pleasure. Okay. So talagang tama si Father. Alam natin talaga dapat kung ano ang focus natin sa ating married life, lalong-lalo na kung may anak na tayo. So yun, di ba pagka nag-asawa, mm-hmm. ang unang tinitingnan nila ay magkaroon ng family. Correct. Para maging family, ay merong anak. Uh-huh. So yung anak ngayon, nagiging focus nila. Pero minsan, ang tingin nila, it is just a child. Hindi nila masyado na nakikita, kumbaga sa kwan, i-magnify nila, makikita nila that this child is a gift. Ano, mm-hmm. paano ngayon siya naging gift? Ano ang mga nakikita natin na benefit na alam mo that it is a gift from God? Alam mo yung pandikit, yung band na yung isa parang matigas, yung isa para basta pinagsama mo sila, mas lalong magiging madikit. Okay. Meron ako nakita ng ganong klaseng adhesive. Eh. Ngayon, itong child. Kapit yung kahit na anong gawin mo, hindi matatanggal. Kapit po. Pero ibig sabihin, itong bata na ito, if you see this child as a gift from God, nakikita mo rin that this child will help you preserve yung married life ninyo. Yung bonding, mas madikit. Totoo. Hindi basta-basta maalis. Why? Kasi itong child na ito, kung gift ito, kung nakikita, napi-perceive natin that this is a gift from God, God uses also this child para tayo ay maging faithful doon sa ating pangako na permanence. Ibig sabihin, habang buhay, tayo magkasama. Habang buhay, hindi kita papaltan. Kahit na meron na una ikitang konting mancha. Careful. Di ba? Uh-uh. No? I understand. Kaya, focus tayo. Focus tayo not only on the child, but on the child as a gift from God to protect and preserve our married life and family. Yan, ganda, no? I know. Kaya, syempre, pag-gift yan, talagang meron bang gift na hindi maganda? Kaya nga gift, binigay sa'yo. Tapos alam mo pa na si God ang nagbigay sa'yo. Kaya pag binigay ni God yun, alagaan mo dapat mabuti kasi bigay ni Lord yan. Diba? No, nakakatakot naman pag hindi mo inalagaan yan. Pag kaya lumaki, de kasama na natin. We can walk together. Tandahan yan, ano, di ba, mag-asawa. Sabi nga ni Father kanina na kailangan maging maganda kayong example sa anak ninyo. Ngayon, akala ninyo, maliit pa yan at
Wala pa itong naiintindihan. Pwede pa tayo mag-away na mag-away. Hindi po gano'n. Hindi niyo pa alam. Sa tiyan pa lang yan. Diba pag yung parang ayaw mo, ina-avoid mo ng mag-anak ka, nararamdaman ng bata yan. Sa tiyan pa lang yan. What more kung nandiyan na siya sa labas? Diba? Or kaya, biglang nainis ka. Kapitaw. Na-joke lang. Ibig sabihin, naman, kasi yung pagkarga mo sa kanya, kunyari naiinis ka sa asawa mo, habang kinakarga mo siya, negative ang pumapasok sa kanya. Kaya, sinasabi natin, mag-ingat tayo, isipin natin na gift yan. Pag nakita natin, naiinis tayo, no? Sa asawa natin. Kasi nakita mo, gift ni God to, maiiba eh. Maiiba yung pananaw mo. Mababawasan yung galit mo sa asawa mo dahil para mag-reflect sa anak mo na kailangan maayos ang karga ko sa kanya, di ba? So yung bata na yan, pag talagang naramdaman niya yung tunay na pagmamahal galing sa magulang, no? Eh lalaki yan na ang gusto niya ay magkaroon din ng magandang pamilya. And the same way, ganun din niya titingnan yung kanyang anak. Yes. Di ba? And yan ang gusto sana ng sinodality, no? That as we walk together, yung mga nakakakita sa atin, it would be inspired. Yes. Para sila rin, yung pamilya nila, can walk together, and family to family, talagang we walk together. Mm-hmm. Magkakatulungan talaga tayong lahat. And ang gusto ko talaga mangyari, yung pangarap natin, na yung ating simbahan, eventually, kahit na siguro hindi pa natin nakikita talaga, hindi natin, baka hindi natin abutan yan eh. Mahirap yung journey na ito eh. To be a welcoming church. Mm-hmm. Mahirap yung journey na yan. Makikita natin from above. Wow. Basta ngayon, by the hope, di ba, na naniniwala tayo that God will fulfill this promise, eh yes. Mangyayari yan. Oh. Natin ang will ni Lord. Oh, wow. No, pag gusto niya, makakapigil. Pag ayaw niya, kahit gano'ng pakaganda yung gusto mong mangyari, hindi rin naman mangyayari. Yes. So, it's always God's will. No? And then, doon sa mga mag-asawa naman na ngayon lang nag-tune in, tapos hindi nila alam na, naku, dapat pa rin hindi tayo nag-aaway. There's always hope. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Hanggang buhay po tayo, may pag-asa lagi yan. No, pwede naman balikan pa rin ulit ninyo, yung mga anak ninyo. No, pwede pa yan. Hindi po yan na parang wala na ngayon dahil naging nag-away kayo. Sige lang po. And, sinabi nga dahil nga dun sa sabi kanina na yan yung ini-stress ni Father kanina, di ba? Yung nagkahiwalay na kasi yan eh, di ba? Kung ano yung gagawin. So, ibig sabihin, yung friendship pa rin, andun pa rin. So, you still walk together kahit na nagkahiwalay talaga, no? Kung talagang hindi na, hindi, wala talaga tayong magawa, nagkahiwalay, good pa rin yung friendship nila. Yeah. With the children then. Mm-hmm. Yeah. So, focus. Yes. Gamitin nyo yung inyong mga anak as a inspiration to keep your bond so much na talagang madikit na madikit. Yeah. And then, yung inyong pangako sa isa't isa ay magawa ninyo. Use that child as yung inyong inspirasyon. At saka kahit na mahirap, di ba? Mahirap na hindi mag-awa, pero alam ni Lord yung intentions ninyo para sa anak ninyo. Alam ni Lord yung intentions ninyo ay wala namang gustong idulot masama, eh bibigay ni Lord yung inyong prayer. Yeah. Ayos yung inyong pamilya. Mm-hmm. And please remember that there is no perfect family, but there is a happy family. Yeah. Kung nahihirapan talaga kayo, nandito kami. Yes. Willing to help you. Yes, we can listen. We can listen to you. Yes. Diba? Okay. So, hanggang dito na lang po tayo ulit. And, yung kapihan po natin, huwag din yung kakalimutan, yung mga nagpunta po kanina. Yeah. So, we'll see you on Sunday again. Okay? Oh. Bye!